Guys, it's online Rocky Tero again. And kumusta po at isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat. Especially po dun sa mga bago dyan sa cryptocurrencies. For this video po, gusto kong i-share sa inyo uli itong investment na plus savings pa for as low as 50 pesos nga no dito sa ating coins.ph. And magbibigay na rin tayo ng tips guys kung paano mag-trade and magla-live din tayo kung paano bumili ng crypto para po sa mga bago. Now if familiar ka na kay coins.ph tapos marami ka nang alam, pwede mo naman tapusin ang video, pwede rin namang hindi. Depende po sa inyo yan, no? Now if may iba kayong ideas or suggestions, you can comment sa comment section nang sa ganun ay makatulong po tayo sa iba. Alright, so sana ay maliwanag po sa atin yan. Tulungan lang tayo. And ayun nga, no, as you can see, dito sa ating screen, ito po yung coins.ph natin. No, sa mga wala, download it sa Google Play Store, register po kayo, verified po kayo. And then pwede nyo na magamit ang inyong coins.ph. And may mga videos din naman sa YouTube, pwede nyo panoorin. Nang sa ganun ay matagdagan po ang inyong kaalaman, no? Lalong-lalo na sa pag-verified po kay coins.ph. And last time guys, no, nag-start tayong bumili ng cryptocurrencies, sabi ko nga no, for as low as 50 pesos. So dalawang 50 na ang nabili natin and nakabili tayo dito kay SLP token. So yung ating dalawang 50 or 100 pesos so far guys, no, nasa 94.60 pesos pa rin. So lugi pa rin tayo ng 5 pesos. Pero actually, tumaas na to. Last day, nag 105 pesos na ito. So, tubo na sana ng 5 pesos. Kaso, hindi ko nabenta kasi busy ako. So, yun lang guys. No? Pag tumaas na siya, tapos hindi mo siya nabenta, tapos biglang bumaba, so, wala kang magagawa doon, no? Kundi maghintay uli. So, pag mga ganito ang sitwasyon, hold mo lang, hayaan mo lang siya. And then, since nag... save nga tayo guys, no, sabi ko nga kahit 50 pesos a day or 50 pesos every 3 days or 50 pesos every a week para sa mga estudyante dyan, no, pwedeng pwede po. Now for example, ay meron tayong 50 pesos uli, no? So ang gagawin natin ay mag-check tayo uli ng cryptocurrencies for investment. So mag-save ka ng 50 pesos dito sa coins.ph mo. Let's say magka-cash in ka, no, gamit po si GCash. Pwede naman po or pwede rin po galing sa 7-Eleven or galing po sa mga remittances. No, syempre, pwede rin sa banko kung malaki pera mo. Pero para sa mga estudyante nga, I think convenient po ang PayMaya o GCash para mag-cash in kay coins.ph. And then for example, no, may 50 pesos ka uli. No, sabi ko nga, gagawin natin to every 3 days siguro or every 2 days or every a week. No, para at least nakikita nyo kung paano siya ginagawa. Now, syempre guys, no, may 50 pesos ka na available, so mag-check ka ng price chart uli. Sabi ko nga, no, ang pag-trade is buy low, sell high. So kapag mababa, doon kayo bumili. Pag mataas, huwag mo munang bilhin, no. Huwag ka muna mag-trade, huwag ka muna dun sa investment. Save lang muna, no, dito sa coins.ph, huwag mong gagalawin. So since ngayon po ay makikita mo dyan guys, no, naka-red po siya, negative 4, negative 2, so ibig sabihin yan guys, no, ay mababa po yung presyo or bumagsak po or pababa, pwede rin pababa, no. So for example, pinakamababa ngayon ay Uniswap, no, negative 4%, Maker negative 4% din, ganun din si KNC. XRP natin, negative 2, Bitcoin Cash, negative 4, Axie Infinity, negative 3, and ano pa ba? Yung SLP natin, negative 2.23% ngayon, no? So, actually, yan po yung price na binili natin last time, dun sa 100 pesos natin. So, syempre, di tayo bibili dyan, dun tayo sa mas mababa ang presyo ngayon. So, dito tayo kay Bitcoin Cash. No, click mo yung Bitcoin Cash, check mo yung price chart. So, makikita mo dyan, pababa siya. Okay, or if you will check yung 1 week time frame niya, ayan, from dito sa mababa, 15,000, nag 18,000 actually, no, 18,000 ngayon, current price niya is 17,000, so mababa siya. Okay, now, syempre mababa, good to buy siya. So ngayon, pwede kang bumili, pwede mong gamitin yung savings na meron ka dito sa iyong coins.ph. For example, may 50 pesos ka nga uli. So pwede mo siyang ibili, okay, na... tawag dito yung mababa kanina, Bitcoin Cash, no? So click mo lang yung Bitcoin Cash, click mo lang buy, ayan, tapos lagay mo yung amount, no? For example, 50 pesos, 50 pesos, sobra.
Ayan, tapos slide to convert ka lang. Oops, exchange the rate. Ulitin mo lang. And then ayan, so automatic yung 50 pesos natin ay 48.15 pesos na lang. Syempre guys, no, may mga kaltas kasi yan. So wala naman tayong magagawa, no? Kasi investment yan. So wala namang investment na wala pong gastos, no? So 48 pesos, no? Ngayon ay meron na tayong 150 pesos, no? Sa SLP natin. Ayan, SLP natin. Tapos bumili tayo kay Bitcoin Cash ngayon. So worth 150 pesos na siya. So ngayon, ayun nga, pwede mo siyang i-check every a day, or pwede naman once a day or once a week, pwede po, no? So for example, ganyan, 94.60 pesos pa rin siya. So hayaan mo lang siya, no? Hold mo lang siya. Now if tumaas, let's say nag 102, 105 pesos na yan, so pwede mo siyang i-sell. Sayang, no, hindi ko na ipakita last time kasi last day ata yun, nag 104 ata 105 pesos yan. So dapat na sell ko na siya, so tubo na sana ng 5 pesos, no? Pero anyway, okay lang, hintay tayo uli. So dito may 94.60 tayo, tapos ating Bitcoin Cash meron tayong 48.14 pesos. So ito yung part na nasa investment tayo, alright? Nasa investment tayo. Now, syempre ko, pag doon sa savings tayo, dito tayo, no? Pag savings yan, hindi nagagalaw ang pera mo. Pababayaan mo lang yan, no? Pwede mong i-bet, o pwede mong bilhin ng crypto, pwede rin hindi. Pero since, ayun nga, savings and investment tayo, so from time to time, mag-check ka ng price. Pag mababa, bilhin mo. Tapos pag tumaas, ibenta mo yung binili mo. Alright, so may kita mo naman dito sa crypto, tas sa portfolio mo, may kita mo dyan, no? Meron kang 142 pesos. So yung 150 natin, total, nasa 142 pesos na lang. So, since yan ang amount niya, no? Pabayaan natin, magbebenta lang tayo pag tumaas na siya. Pero as long as ganyan po, no? Pababayaan lang natin. Now, question, pwede pa bang bumaba ng bumaba yan, tapos maubos? Actually guys, no, there is a risk, no? Pagdating sa ganito. And yung question na pwede bang bumaba ng bumaba yan tapos maubos, anyway, pwedeng bumaba ng bumaba, no? Like mag negative 50% na yung bawas niya, 80%, pwede yon. Pero hindi po mauubos, no? Kasi cryptocurrencies tayo. So ang crypto is volatile ang presyo. Kahit bumaba ng bumaba yan, once na tumaas uli yan, pwede kang makabawi at pwede kang kumita uli. The key lang is, kapag ganito, hold lang. Pag tumaas, benta. Okay, now, pag ganito, syempre, sabi ko nga, no, pabayaan mo lang siya, and then let's say after a day, after 3 days, a week, may 50 pesos ka na uli, so pwede kang bumili uli, no, as long as mababa pa rin yung presyo. Of course, kapag mataas na, huwag ka munang bibili, maghihintay ka ng right time, no, isi-sell mo lang siya, no. So very example lang, very easy lang naman siya. So pag click mo yan, tapos click mo yung sell, so pwede mo naman siya isell anytime. Pag na-sell mo siya, automatic, nandito na siya sa PHP. Pag nandito siya sa PHP, nakasave yan. So, wala, hindi mag-agalaw yan. Hindi pa baba, tataas yan. So, abangan mo naman uli na bumaba yung price ng crypto, saka naman bumili. Okay, so, ganun lang naman siya. And wala lang time frame, no? Di natin alam kung after a day, after a week, or after a month siya nangyari. Okay, basta hayaan mo lang siya. Okay? So, yun lang, no, ang gusto kong i-share about dun sa savings investment natin, and tuloy-tuloy natin gagawin to guys, no, so para makita nyo kung paano talaga siya ginagawa, no, and para nga sa mga estudyante rin, and mag-start tayo sa 50 pesos lang, lagi. Okay, so yun lang, maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.